At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang P.I. sa pagkikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ha? Ganun ba? Wala bang para sa atin dyan, Pining? Wala eh. Dapat pala, meron din ano. Sige, tatawagan ko ang kaibigan ko para makakuha din tayo na kahit 1,000 lang, okay na yun. Aha! Narinig ko yun. Kukuha rin kayo pala ng ayuda. Babawasan ninyo ang para sa mga kabarangay natin. Ang sama talaga ng ugali ninyo, ano? Isusumbong ko kayo kay Senador Idol Jovino para matanggal kayo sa posisyon ninyo. Ha? Kagawad, Asyong? Mga walang hiya kayo. Lulukuhin niyo pa ang gobyerno? Kagawad, ang pinag-uusapan namin ni Veronica ay... Tama na! Alam ko na kung anong pinag-usapan ninyo dahil kanina ko pa kayo pinapakinggan. Kagawad, ang pinag-uusapan na... Tama! Ayoko nang marinig ang mga paliwalang ninyo. Ha! Tatawag ako ngayon din sa opisina ni Senador Angel Divino at isusumbong ko ang ginagawa ninyo. Kumanda kayo! Ha! Bukas, tanggal na kayo sa serbisyo. Ha! Diyan na kayo! Ayun na si Kagawad Asyong. Isusumbong na tayo kay Senador Idol Jovino? O di magsumbong lang siya. Bakit? May kasalanan ba tayo? Wala naman eh. Bahala na nga siya sa buhay niya. Hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan natin. Bigla na lamang siyang sumasaw-saw. Hayaan na natin siya. Basta, kausapin natin yung kaibigan mo na hihingi din tayo ng pera para sa atin. Maraming salamat sa inyo! Maraming bagay ito sa amin! Walang anuman po. Hintayin na lang po yung manggagaling sa gobyerno na ayuda. Dahil iba ito doon sa PI. Malapit na rin pong dumating yun para hindi kayo magutom. Maraming salamat, tatak. Walang anuman po. Bakit ninyo nilagtawan ang bahay namin? Nasaan ang ayuda namin? Pumirma din kami sa PI na yan ah. Ha? Pasensya na po. Hindi po kayo kasali sa listahan. Ha? Huwag mong sabihin hindi kami kasali sa listahan. Taga rito kami. Pumirma kami sa People's Initiative. Bakit wala kaming natanggap? Bakit nyo kami nilagtawan? Ha? May pinirmahan din kami. Susumbong namin kayo. Sige. Pasensya na po talaga. Hindi kayo kasali sa mga bibigyan namin eh. Hindi pwede ang ginagawa ninyo. Dapat bigyan nyo rin kami. Kung hindi, magsusumbong kami. Bibigyan nyo kami o hindi? Wala po kaming ibibigay sa inyo. Wala, wala, wala. Wala pala. Bunyay! Halika na! Magsusumbong na tayo! Sige, tayo na, Lola. Magdalong kami. Sandali lang po, sandali lang. Ipapaliwanag ko po sa inyo, sandali lang po. Ay, naku. Umalis na sila. Bahala kayo sa buhay ninyo. Dalian mo, Bunyeng. Baka lumabas na si Senador Jovino. Kailangang maisumbong natin ang ginawa nilang pag-lockdown sa atin.
Ah, palagay ko, utos ni Kapitan Karyong yun eh. Oo, Lola. Sana may makita tayong media para malaman ng buong bansang ginawa nila sa atin, Lola. Ah, aling siyang, Bunjeng. Bay, nandito rin pala kayo. Ha? Anong kailangan niya? Eh, kagawad, nandito ka rin pala. Anong ginagawa mo rito? Ay, nako. Inihintay ko rin. Kung papapasukin ako sa opisina ni Senador Aydil Jubilo at magsusumbong ako. Ha? Magsusumbong ka rin? Ay, nako. Tamang-tama. Magsusumbong din kami ni Bunjeng. Ha? Oo, kagawan. Masusumbong din kami kay Senador Aydil Jubilo. Eh, ano rin ba yung susumbong ninyo, ha, sa kanya? Eh, kasi, nagbigay na sila ng ayuda. Eh, nakasubre. Eh, tapos, tigda 2,000 ang laman. Ha? Oo, naghihintay kami ng para sa amin ni Bunjeng. Eh, hindi sila dumaan doon. Nilaktawan kami. Kaya magsusumbong kami kay Senador Aydil Jubilo. Sige, sabay na tayong magsusumbong. Gusto kong ipatanggal sa serbisyo si na Veronica at Pinay. Kagawa na doon. Pwede na ba kayo pumasok sa opisina ni Senador Reyes Camino? Ay naka, tinatawag na ako. Halika kayo. Sumabay na kayo sa akin. Tayo na. Abuyay, halika na. Pumasok na tayo sa opisina ni Senador Aydil Jubilo. Ay, Kapitan! Kapitan! Eh, bakit ang bleng? Anong nangyari sa'yo? Ay, Kapitan, nasalubong ko sila kagawad as yung kanina. Pupunta raw sila sa Maynila? Eh, ano ngayon kung pupunta sa Maynila? Anong pakialam ko sa kanya? Ay, sabi niya raw sa mga driver ng tricycle sa paradahan. Nako! Pupunta raw siya kay Senador Jubilo at magsusumbong? Eh, sino naman ang isusumbong niya? Aka, anong kasalanan ko sa kanya? Ay, sina Veronica daw at Pining dahil binabawasan daw nila yung ayuda para sa mga kabarangay natin. Ano? Eh, bakit? May dumating bang ayuda? Eh, paano nila babawasan? Ay, iwan ko sa kanya. Tapos, nasalubong ko rin sina Bunjeng at Haling Insiang. Pupunta rin daw sila kay Senador Jubilo at magsusumbong din sila. Eh, ano naman ang isusumbong ng dalawa? Nilaktawan daw sila ni Veronica sa mga bibigyan nila ng ayuda. Nakaw! Eh, di magsumbong sila! Wala akong pakialam. Ay, hindi naman galing sa gobyerno ang pirang yun eh. Galing yon sa kaibigan ni Pineng. Hey, hayaan mo na silang manigas sa galit. Mamatay na sana silang lahat na kumakalaban sa akin. Buwisit, napahiya ako ng gusto kay Senador Jubilo. Oo, nakagawad eh. Sinigaw-sigawan tayo. Maraming nakarinig. At nakalive pa ako sa FB tulad ngayon. Oo, nahihiya tuloy ako. May media pa naman na nandoon. Baka ibalita tayo, kagawad. Eh, nakakahiya. Eh, talagang kakampi niya si Kapitan Karyong. Eh, ano ngayon ang gagawin natin, kagawad?
Wala pa palang dumating na pera na galing sa gobyerno. Masyado akong pinahiya ni Senador Jovino. Kaya gaganti ako sa kanya. Gaganti ako! Ha? Gaganti ka kay Senador Jovino? Oo, alingin siya! Mag-iisip ako ng paraan kung paano ako makakaganti. Ha? Humanda ka, Senador Jovino! Lintik lang ang walang ganti! Kap, dumating na po yung pera para sa PI. Nakahanda na pong ipamigay. Eh, sige. Abisunan natin yung mga kagawad na papuntayin na rito yung mga nasa listahan. Sige po, Kap. Utusan na natin ang mga CVO. Eh, sige. Emreng, Binito, Paseng. Kap? Abisunan ninyo ang mga kagawad na papuntayin dito yung mga nakapirma sa PI na makakatanggap ng ayuda. Ayo, Kap. Ay, Amring, Pasig, tayo na. Ay, sige, Kap. Alis na po kami. Bilisan tayo na. Binito, Amring. Bilisan ninyo. Ay, ako pala si Amring. Binito, Pasig. Taga ka talaga, Kap. Amring. Bilisan mo. Taga talaga itong si Amring na ito. Hoy! Yung para sa mga nasasakupan kong distrito, ibigay nyo na sa akin at ako na bahalang magbigay sa kanila. Kap, kukunin na raw ni Kagawad Asyong yung para sa distrito niya? Eh, oh! Magkano ba lahat yung para sa distrito niya? Magkano? Dalawang 200 yung nailista namin. Kaya ibigay nyo na sa akin ang 350,000 pesos. Kagawad Asyong! Ha? Hindi ko pwedeng ipagkatiwala sa'yo! Hindi! 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 Naintindihan mo! Kagawad Asyong. Ano? Nakuha mo na ba yung pera ng People's Initiative? Ay, ibigay mo na sa amin yung para sa amin ni Bunjeg. Kahit ting 10,000 lang kami, okay na? Malas. Ha? Malas, alingin siyang. Ha? Malas? Anong ibig mong sabihin, Kagawad? Eh, nag-ikot din pala sila sa distrito ko. At 23 lang daw ang bibigyan nila. At hindi na raw idadaan sa akin ang pera. Direkta na nilang ibibigay. Eh, pinapunta silang lahat doon sa barangay hall ngayon. Ha? Ibig mong sabihin, wala kang ibibigay sa amin ni Bunjay? Eh, talagang wala. Malas nga eh. Hindi ka makaintindi, Alingin Siyang? Eh, patay. Paano ngayon to? Nakautang pa man din kami kay Bibang at Iyang. At sabi namin, babayaran namin kung matatanggap na namin ang ayuda galing sa PI na yun. Ayun pala, kahit isang kuseng, wala. Ano ba naman itong nangyari sa akin? Puro kamalasan, Alingin Siyang. Eh, si Kapitan Karyong ang nagbibigay sa'yo ng kamalasan, Kagawad. Ha? Oo, kaya dapat mawala na siya sa landas mo. Buwisi talaga. Ah, pera na, naging bato pa. Kagawad Asyong! Pera namin, ibigay mo na! Pera namin! Pera namin ay! Sino ang mga yan? Bakit may mga tao sa labas ng bahay? Ibigay mo sa amin ang pera namin! Kagawad Asyong! Maraming tao sa labas ng bahay! Ay, inaabang ang kayo! Eh, bakit daw? Ipinursa mo na! Kukunin na raw nila sa'yo ang pera nila! Kumirma na kami! Patay!
Aling Bebang, sabi nila may darating uli na ayuda. Tedaman! Hay nako! Ang sarap naman ang buhay ng mga walang trabaho, ano? Oo nga po eh. Agrabyado ang mga may trabaho na maliit lang ang sweldo. Ang masama, yung iba pala, pinagsusugal yung natatanggap. Tama kayo, Aling Bebang. Kaya sabi ni Kapitan, iikot na naman daw tayo. Titignan natin yung mga nakatanggap at tatanungin kung saan nila ginastos ang natanggap nilang ayuda galing sa PI. Ay, buti kung sasabihin nilang pinagsugal nila. Ay, siyempre, sasabihin nilang pinambili nila ng bigas at iba pang kailangan nila sa araw-araw na pamumuhay nila. Si Pining daw ang mag-iimbestiga niyan. May experience siya kasi sa mga ganyang bagay. Expert siya. Ay, magaling talagang dumiskarte si Pining. O, tingnan mo, nakapagsolicit siya ng ayuda sa kaibigan niya. Kaya nga po eh. Biron, kailan tayo iikot uli? Bukas na bukas din daw. At maaga tayo para maaga rin tayong matapos. Anong sasabihin mo sa amin, kagawad? May ayuda na naman. Oo, mayroon. Kaya lang, tinanggal kayo ni Kapitan sa listahan. Kaya panahon na para tayo'y kumilos. Na? Kumilos? Para sa ano, kagawad? Mag-imbita kayo ng mga kasama ninyo para mag-rally tayo bukas. Rally? Ha? Mag-imbita ako ng mga media para maibalita nila kaagad ang anumalyang ginagawa ni Kapitan Karyo. Baka mapamag ulit kami kagawad. Ayaw na namin yan. Ay nako, huwag kayong ganyan. Hayaan nyo na lang ba na lulukuhin tayo ni Kapitan? Yung dapat na para sa atin ay binubulsa niya. Payang naman kayo kaya na lagi kayong niloloko at ginagawa ni Kapitan ang ganito sa harad. Magsama-sama kayo bukas na makisali sa gagawing rally, ha? Huwag kayong magalala. Kapag nakuha natin ang pera, hati-hati tayong lahat. Sige, payo kami. Anong ulit tayo mo? Kita-kita. Sabihin mo lang gagawin. Anong ulit? Magkakasa kami. Pining, anong ingay yun? Aling Bibang, ang daming tao. Nagrarali sila. May inimbitahan pa silang media. Sinong pasibuno ng rally na yan? At anong idinadaing nila? Ayon sa nakasulat sa mga placard nila, mali daw ang sistema na ginagawa ni Kapitan sa PI. Bakit daw may nilalaktawan at dapat daw ay makakatanggap ng ayuda? Kailangan matawagan natin si Kapitan kung gano'n. Naku, nandun siya sa bandaron. Nanonood siya sa rally. Teka. Taga rito ba lahat ng mga nagra-rally na yan? Parang hindi taga rito ang mga yan eh. Tinanong ko si Benito kanina kung kilala niya ang mga yan. Sabi niya, hindi raw niya kilala. Pero namumukhaan daw niya yung ilan dyan. Taga barangay na Libugan daw ang mga iba dyan. At saka barangay na Buntisan. Nasaan ba si Kapitan? Wala ba siya dito? Nako, hayun siya. Ini-interview siya ng mga reporter. Kasama nga si Kagawad Gusting. Silang dalawa ang ini-interview. Oo nga ano. Sigurado, mapapanood at maririnig na nila ito. Oo, Aling Bibang. At mapapakinggan natin. Aling Bibang, tingnan mo sa bandaron. Bakit? Anong nakita mo doon, Pining? Si Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Nagpapa-interview din sila sa reporter ng telebisyon. Ano?
Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Ako po si Maki Pundido Ralos at narito tayo ngayon sa barangay Naghingaluan para kunan ang pahayag ni Kagawa Dasyo dahil umano sa katiwaliang ginagawa ng kapitan sa barangay nito. Magandang araw po sa inyo, Kagawa. Maari bang ikwento ninyo sa taong bayan kung ano ang katiwaliang ginagawa ng kapitan ninyo? Live na ba ito, madam? Live na ba? Opo, Kagawad. Sige na po. Pwede na kayong magsalita. Okay. Salamat, madam. Mga mahal kong kababayan, nandito po kami nagrarali dahil hindi na namin kaya ang mga kababuyan sa amin ng aming kapitan. Ha? Pinipili niya po ang binibigyan niya ng ayuda mula sa PI. Mga kamag-anak lang niya ang nakalista. Samantalang yung mga tunay na bibigyan sana ay isinasantabi niya. Kaya ako po ay nananawagan sa taong bayan na sana po tanggalin na si Kapitan sa kanyang posisyon bilang punong barangay! Sa mga sinabi ni Kagawad Asyong sa media, mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang PI sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihao Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!